Ngapain di atas ya? Di atas ya? Meliharan. Okay, sunod dito tayo ngayon sa panulukan ng Simonis Street. At nasa kahabaan tayo ngayon ng Antipolo Street. Okay, so dito pala sa mismong panulukan ng Simonis Street, ayan na mayroon dito nga itinayong scaffolding. Ayan, para sa pagtatayo nila yan ng kulong. Okay. So mamaya obra tayo dito sa pagtawid nitong Simonis Street. Okay, so ito yung Simonis Street at nasa pagitan tayo ngayon ng Kalambay Street at ng Simonis Street. Okay, so maneobra tayo dito. Ayan pala oh, yung mga bahay dito nag-iba na rin. Ayan yung tinayo nilang scaffolding. Okay. So dito lang mangyayari sa may mismong panulukan ng Simonis Street. Dito kasi ay magtatayo sila ng kulong. Okay. Ayan. Okay, so patawid tayo ngayon ng Simonis Street. Manlakas ang hangin sa labas oh. Sa pagtawid naman ng Simonis Street, ayan na mayroon na rin dyang rebarcades. Ayan yung butas o hukay. Okay, sumahan nyo ako at papasadahan natin itong kahabaan ng Antipolo Street. Ito yung nasa pagitan ng Simonis Street at ng Maria Clara Street. Okay, so dito nga pala bago tumawid ng Maria Clara Street. Ayan yung kolom mo at kabilaan yung gagawin nilang kolom dito. Okay, so ayan, patawid tayo ngayon ng Maria Clara Street. Sa bandang kaliwa natin.
Pin Arla Unlaan Station. So dito ay kasalukuyan silang naghuhukay para sa itatayo nilang kolong. Okay. Ayan o. So dyan kasi ay gagawa pa sila ng isang kolong. Ayan sa bandang kanan natin. Okay, so ito yung bago tumawid ng Dapitan Street. Okay, so yan yung inilatag nilang girder, oh. Ito yung Dapitan Street. Ayan yung nilatag nilang girder. Okay, so ito yung off ramp na manggaling ng norte. Okay. At itong off-ramp na yan ay magtutuloy-tuloy ang papuntang Espanya. Ayan yung nasa bandang kanan natin, ayan yung ginagawa nilang rampa, off-ramp. Okay. Medyo pa wala na yung hambon. Okay, at ayan nasa bandang kanan natin, ayan yung ginagawa rin nilang rampa. Okay, karugtong ng rampa na manggaling dun sa mismong panulukan ng Dapitan Street. Lakas pa rin ng hangin, oh. Daming heavy equipment dito. Ayan yung road ruler. Okay, so ayan yung tagapatag dun sa ginagawa nilang rampa. Okay, so patawid tayo ngayon ng Pimargali Street. Sa pagitan nitong Pimargali Street at ng P. Florentino Street, ayan yung ginagawa nilang pierhead. At ayan naman yung sa bandang kanan natin, ayan yung ginawa nilang tulay. Okay? Ayan yung gagawin nilang rampa. Karugtong pa rin yan ang ginagawa nilang rampa na manggaling dun sa Dapitan Street. Yan, shout out sa mga masipag nating mga kawaninang DMCI. Okay, so yan yung nilatag nilang girder. Okay. Sa pagitan naman ito ng P. Florentino Street at ng P. Margali Street. Okay. So bali dalawang ispan na girder na to. Okay, so malapit na itong tumawid dito sa P. Florentino Street. Ayan o. So ito yung kahabaan naman ng P. Florentino Street. Okay, so tutuloy tayo dito sa P. Florentino Street. Ito yung papuntang Espanya. Okay.
Okay, so dito naman sa pagitan ng Pay Florentino Street at ng Espanya Boulevard, ayan yung nilatag nilang girder. Okay. So bali, tatlong Espanya girder ang nailatag na dito sa mismong pagitan ng Pay Florentino Street at ng Espanya Boulevard. At ayan nasa bandang kanan natin, ayan yung ginawa nilang mga precast. Okay, so yan yung bagong gawa nilang coping beam dito sa panulukan ng Espanya Boulevard. Tinanggal na pala yung steel formworks itong nasabing coping beam. Okay. So, ang abangan natin dito, yung paglalatag naman dito ng girder. Okay. Ayan, sa pagtawid naman itong Espanya Boulevard, ayan yung ginagawa rin nilang coping beam. Okay. Pero ibang kumpanya na yan, ayan yung CRBC. Okay. CRBC kasi yung nakakontrata dyan sa pagtawid ng Espanya Boulevard. Ayan yung papuntang Santa Mesa. Okay? So ayan yung section 2 o phase 2 na ginagawa nilang NLEX-SLEX connector. Ayan, may duwa na train kaya medyo traffic kanina. Okay, so ito yung kahabaan ng Espanya Boulevard. Okay. So kakana lang tayo dito. Okay, so ito yung papuntang Quiaco. Okay. Ayan, so hanggang dito lang muna ang ating update patungkol sa itinatayong NLEX-SLEX connector. Okay, so hanggang sa muli.